Welcome back to my channel. And today, sa wakas, ipapakita ko na sa inyo ang aking skincare routine. Kaya lang naman siya tumagal kasi, di ba, sinabi ko nung whole video ko ba yun, sinabi ko na i-film ko na yung skincare ko. Tapos, nakatulugan ko yun. So, ayun, aminin ko yun. Tapos, tuwing pinaplano ko na, tuwing may time na ako gumawa ng skincare, nagkakaroon ako ng pimple, ganun. Eh, di ba, ayoko nga ipakita sa inyo na may pimple ako kasi hindi kayo maniniwala skincare routine ko. At biglang lumabas to. Sobrang laki eh. Pimple na siya, hindi na siya pimplets. Anyway, ayun. Nakapaghugas na ako ng mukha. At ito yung ginagamit ko. Itong Robectin Cleanser. Ito. Galing to sa StyleKorean.com. Hindi ko to i-re-recommend. Although nag-work siya, hindi ko siya i-re-recommend kasi mahal to. Nasa mga 1,000 plus. Kaya ako lang naman to ginagamit. Ayun, inuubos ko na lang siya kasi ito lang yun. Ito lang yung cleanser na natira dito sa bahay ko. Bahay namin. Naubos na kasi yung Clean and Clear ko, tsaka yung Celotech kong cleanser. Yung ibang product recommendations about sa ibang... Yung ibang mga product recommendations, doon na lang sa pinakadulo pagtapos nitong aking pinaka-skincare routine para maipon ko sila lahat doon para isa. Pero that's for the cleanser. So, ito ang aking cotton pads. Hinahati ko siya sa dalawa para tipid. Nilalagay ko naman sa aking Eco Bricks, kaya don't worry. Pag natuyo na sila, nilalagay ko na doon. So, next, ginagamit ko ang aking Pyun Kang Yul Mist Toner. Ayan, paubos na rin to. Pang mist talaga siya sa face. Mist toner nga, di ba? Kaso nung tinry ko kasi yun dati, kailangan ko ng cotton pad para ma-clear out talaga yung mga debris na nandyan. Debris. Yung mga dirt dyan, para matanggal talaga. Kasi pag mist, di ba, parang papatuyin mo lang siya sa mukha mo. Kailangan ko ng pampatanggal ng extra, yun nga, extra dumi. Ganyan ko siya hinawakan, dalawang ganyan, tsaka dalawang ganito sa likod. Para hindi madiin yung pagkaka, ano ko sa face. Sobrang lightly lang, na dinadaan ko lang siya sa aking balat. At habang pinapatuyo ko ang aking toner, maglalagay ako ng eye cream. Ito naman kahit anong eye cream yung gamitin nyo. Pero ito yung ginagamit ko ngayon, yung Clear Complexion Forever Eye Serum. Ayan, nangangalahati na ako. Ang tagal nito actually. Ang tagal ko na ito nagagamit. Mga 3 months na to, 2 to 3 months na to sa akin at kalahati pa lang siya. So, kaya ito yung ginagamit ko. I-recommend ko rin ito sa inyo kasi meron siyang cooling effect sa eye. So, lalagay ko lang siya isang pump. Spread ko lang dito sa aking under eyes. Meron siyang cooling effect na sobrang nakakabuhay ng mata. Yung kahit inaantok ka na para magigising yung diwa mo kasi ang lamig ng mata mo. So, ito na aking gagamitin. Pyun Kang Yul Moist Serum. Itong dalawang to, as in, nagbago yung skin ko sa kanila. I mean, sa lahat naman ng product recommendation ko later. Pero, ito talaga, as in, naging dewy in a way yung skin ko, hindi na siya ganun nag-oil up. Kung nag-oil up man siya, hindi ako yung, eto, I swear, hindi ako nagbablot sa buong araw. Maliban na lang kung nag-foundation ako, yung sa morning skincare ko na sunscreen lang, hindi ako nagbablot talaga ng face ko. Parang yung face ko kasi, yung pagka-oil up niya, ang fresh tignan, alam niyo yun, ang dewy, ganun, hindi siya yung oily talaga. So parang, feeling ko dahil dito yun sa dalawang yun. Kailan ko ba ito sinimulan gamitin? Mga November, October, ganun. At ito pa lang yung unang mauubos ko sa kanila. Ito, 2 days na lang. Pero ito, sobrang dami pang natitira. Not sure kung nakikita nyo, pero hanggang dito pa siya. Isang ganito lang yung ginagamit ko every night. Maliban na lang kung nag-makeup ako that day, yung kailangan ko talaga ng off-in hydration, doon ako mag 2 pumps. Pero isa lang yung ginagamit ko. Lip balm. Kung ano man lip balm nyo dyan. Ito yung ginagamit ko, yung Vaseline na aloe vera. Kahit ano naman lip balm na meron kayo dyan. Basta lip balm. Tapos, as in, i-ano nyo? I-babad nyo yung lips nyo sa lip balm. So, para sa aking mga pimples at pimplet, actually, wala talaga akong marerecommend na spot treatment sa drugstore. Kasi, nag-try ako dati, pero wala pang nag-work sa akin. So, ito yung gagamitin ko. From Style Korean din to. If ever na, ito na mga recommendation ko na mga Korean skincare na medyo mahal. Kung may chance lang naman na meron kayo nito, or gustong-gusto nyo talagang bilhin, ito yung remarks ko. Wow, remarks. Ito yung comments ko tungkol sa mga products na to. Pero hindi nyo sila naman talaga kailangan. Like, ito yung kunin nyo.
Ito ang aking spot treatment from Clavo. Ano ba to? Green Pearlization Tea Tree Care Spot Corrector. So, ayan, para siyang injection. So, ini-inject ko siya, char. Nilalagay ko siya dito sa aking pimplets. Pimple pala yan. Pimple. Napakalaki mong pimple. Okay, so ayun na talaga ang aking skincare routine. Doon na tayo sa product recommendations. Sa cleanser, I suggest yung Celetic Hydration Line as in yung hydration line nila. Ayun yung first talagang ever na skincare ko. Yung Clean and Clear na cleanser, ayun, ginagamit ko rin yan. Pwede nyo rin itry kung nagfa-flawless kayo yung sa Flawless Clinic. Pwede nyo itry yung oil control kit nila. Nasa mga 1,100 lang ata yun. Nasa mga ganun. Pero whole kit na yun. Meron ka ng soap for cleansing, meron ka ng toner, meron ka ng cream for nighttime at saka sunscreen for daytime. So, isang buong kit na yun. Ayun lang for cleanser. For toners, yun nga, hydration toner, yung oil control kit. Yun lang actually, kasi karamihan ng toner na tatry ko, masyadong harsh para sa skin ko. Ako kasi dun ako sa alcohol-free toner, kasi pag nag-toner ako na may alcohol, di ba mararamdaman mo naman yung pag may alcohol, amoy alcohol, or sobrang cooling niya sa face, yun yung may mga alcohol. Nag-breakout kasi ako dun, parang too harsh for me yung alcohol sa toner. Sa moisturizers naman, ayun, yung Celetic Hydration Moisturizer, yung Eye White Aqua Moisturizer, yung Pretty Secret na anti-aging or yung moisturizing na moisturizer, mga gel type, liquid type yun ng moisturizer. Yun yung mas okay sa akin kasi nagsusoak up agad siya sa skin, tapos as in malilive niyang moisturize yung skin. For sunscreen, I suggest yung sunscreen ko na nando. Naitago ko na siya. Pero yung babanggitin ko sa aking 5-minute morning makeup routine, ayun. I-upload ko siya maybe after nito. Ayun, sunscreen. Sa lahat kasi ng sunscreen na na-try ko, ayun lang yung hindi greasy, ayun yung hindi oily. Kaso sa Caris kasi yun, hindi siya available sa drugstore. Sa drugstore kasi, ang masasuggest ko, actually wala pa sa drugstore. Wala pa akong natatry sa drugstore na hindi greasy. Kayo ba? May natry kayo? Kung may natry na kayo, comment kayo sa baba para matry ko rin. Kasi, ayoko kasi talaga sa sunscreen na greasy. Although, sobrang given na yun. Pero, syempre, di ba, yung iba kasi, yung mga natry ko na dati, as in, lalagay mo siya lang sa face mo, tapos after mga 30 minutes to 1 hour, pag nag-soak up na sa skin mo yung, pag na-dissolve na yung sunscreen sa face mo, ganun. Sobrang greasy, ang oily tignan ng mukha mo, hindi siya naka-fresh. So, if ever may na-try kayo na nagustuhan nyo, let me know para ma-try ko. So, ayun lang guys, thank you so much for watching this video. And, don't forget to subscribe for more kalokohan kagigahan from me. Don't forget to like this video if you like it. Comment anything sa comment section below kung ano yung skincare routine nyo. Yun nga, may recommendation kayo sa sunscreens. Ayun lang guys, thank you so much for watching this video and I will see you on my next one. Bye!